guys, good morning at welcome po dito sa aking channel, ang Hernan Dog World TV. Ngayon guys, meron tayong ite-train na Belgian Malinois na going 4 months old na Belgian Malinois na male. But ang gagawin natin dito is basic obedience, kung paano natin siya tuturuan na maglakad ng maayos, hindi siya magulo. Siyempre, umpisahan natin siya ng guidance method at banding. Kaya guys, watch this para matutunan nyo kung paano natin i-train, i-banding yung mga Belgian Malinois na katulad nito. Ang gagawin natin for the basic obedience training, syempre kailangan choker muna yung ating unang pag-aralan kung paano natin to ilalagay at yung tamang position ng choker. So ito, ayan, pag magte-training kayo ng aso, kailangan meron kayong choker and leash. Ayan. So hindi dapat yung mga choker na, kailangan pumili kayo ng choker na matibay kasi syempre pag mabigat yung takbo ng aso, baka mapatid yung choker nyo. So, kailangan pumili kayo ng matibay na choker. So, pwede ba makihanda? And then, turo ko po sa inyo ngayon kung paano yung tamang pagkakabit ng choker, paglagay ng choker. So, ganyan ang choker nyo, taas nyo lang yung isang ring, and then isang ring nasa baba. Ayan. Instant, ipasok nyo lang ng ganyan. Okay? So, instant, meron na kayo na choker na, yan, maglalak na siya ng ganyan. And then, turo ko naman sa inyo yung tamang position kung paano natin to ilalagay doon sa leeg ng aso. Guys, yung ganyan, nakikita nyo dalawang ring, di ba? Dalawang ring. Etong isa, nakahaba ng ganyan, at yung isang ring ay nasa baba. So, pag titingnan nyo, ay letter P siya. Letter P na nakadapa. Ayan. So, ito yung ipapasok natin sa leeg ng aso dahil ito ay naglalak. And then, pag lock niya ng ganyan, pwede na siyang luwagan dahil ang aso ay nasa left position natin. Pag ganyan naman ang position ng choker, mali po yan. Nasa tasang ring, mali yan. Dapat nasa baba ang ring. And then, ayan, papasok na natin sa leeg ng aso. Okay? So, ayan. Okay? Pet, duwag. Pet, duwag. So, ayun. And then, lagyan na natin na siya ng leash. Okay guys, simulan na natin yung training. Ito nga palang Belgian Malinois na ito, o Belgian Malinois, ay pag-aari ni John Joseph Calasicas. At taga rito po siya sa Pila, Laguna. Ngayon guys, umpisa na natin yung basic obedience niya. Siyempre, simulan natin siya sa bonding at socialization ng aso. Dahil unang-una, wala pang alam yung aso. Kahit ano, hindi pa siya marunong sa leash, hindi pa siya marunong lumakad ng tama. So, papakita ko sa inyo kung paano natin i-bonding yung aso from the very start. Kaya guys, simulan na natin. Guys, this time, tuturuan natin si John Joseph Calasicas kung paano niya i-handle yung aso niya. So, bisan natin siyang i-train, turuan natin kung ano ang dapat niyang gawin. Aalalayan natin siya. Okay. Pag magte-train ka ng aso, katulad ng mga 4 months old na ganito, relax ka lang. Huwag mong pressurein yung sarili mo na matuto agad yung aso. Take time sa paggalaw, sa paglakad ng aso. Mismo ikaw, huwag mong pe-pressure na huwag kang manggigigil. Yeah. Habaan mo yung pasensya mo dun sa aso pag magte-train ka ng aso. Habaan mo yung pasensya mo. And then, kahit nakatayo lang ngayon, bang, may kausap ka, nandito ka sa harapan ng bahay, huwag mo lang siyang ganyan. Kasi unang-una, wala siya talagang alam. Blanco talaga siya. Hindi niya alam kung anong gusto mong ipagawa sa kanya. So, umpisahan natin to sa guidance method. Okay?
heel. Lakad, heel. So guys, nakita nyo, walang direction yung movement ni Trevor. So, pag nilakad natin siya yung pabilo, walang direction. Pupunta sa kaliwa, pupunta sa kanan, at hinihila niya yung tali. So, yun yung papraktisin natin sa kanya. At the same time, papraktisin din natin na mag-handle si John Joseph. Okay? Hard. Iikot mo katulad ng ginawa ko kanina. But, sige, pakita ko muna isang beses. Pag sumunod, ito siya, himas. Isa pa ulit. Pakita ko pa na isa, guys. Take time sa paggalaw ng aso. Ayusin nyo muna ang tali, ayusin nyo muna yung position nyo para hindi kayo magkagulo ng aso. Okay? Isa pa. Okay, heel. 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 Kailangan sagasaan mo siya doon sa kung saan ka pupunta, may amo lang. Sagasaan mo siya. Kung bilog ang daan mo, kailang pabilog ka. Huwag mo siyang sundin doon sa pupunta. Okay? Sit. 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 Guys, this time, si John Joseph naman na mag-handle ng aso niya. Tingnan natin kung ano mangyayari. But, ganun talaga, mas maganda yung ganyan na habang natututo yung aso, natututo din siya. Okay? Lagay mo yung ring sa ilalim. Sa ibabaw mo hawak. Dito mo hawak. Tapos sit ka dito. Iayos mo muna siya. Ayusin mo muna ang tali. Hindi na ulit, pero na nakagitlok din eh. So guys, this time, ang tine-training natin sa kanya, yung heel and sit, but guidance method. So, tinitingnan natin kay John Joseph at dun sa aso, kung paano niya i-guide yung aso. So, hindi pa masyadong sumusunod yung aso sa kanya, dahil syempre first time, kailangan pa talaga ng socialization, bonding, at guidance method. Basta lagi nakalock yung stroker.
Guys, mabilis ang shoutout lang muna kay JJ at ang kanyang kennel name, yung page niya, Four Babies, at kay Joseph Calasicas na nagte-train ngayon ng aso, at saka shoutout din po sa kaibigan ko, The Valencia Family, at sino pa ba? Si Jay Limpo ng Lucena City, kay paring Dondon Naras, kay paring Nel Henner ng Pila Laguna, dyan po, Mr. and Mrs. Bakes. Kaya guys, support nyo yung mga page nila, yung channel nila, at yun. Hanggang doon sa ano, may anino. Balik, balik. Tapos sit, 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 sit. Ah, umas, umas. Pag maluwagan yung tali. Sige pa, heel ulit. Hop. Oh, huwag mong luwagan. Kasi mag-iiba siya ng position. Ah, limas. Limas. Ilak mo lang siya, ilak mo lang. Ilak mo heel, go, heel, 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 so guys, ngayon nakita nyo na gumaan na yung pag-heel nung aso. Yung heel work niya, tapos yung sit, yan medyo gumaan na rin. But ano pa rin, guidance method pa rin. So guys, ganyan yung technique na gagawin nyo kapag umpisa pa lang yung training ng mga aso. Lalo't ganito mga tuta. Okay?
tamang paglagay ng choker, tamang paglagay ng leash, tamang position ng choker sa leg ng aso, tamang movement at tamang approach. So yan lang yung mga technique na dapat natin gawin kapag nagtuturo tayo ng basic obedience sa mga beginner na aso. Okay. So guys, ganun, nakita nyo yung video at nakita nyo yung training na ginawa namin ni John Joseph dito sa kanyang Belgian Malinois. So guys, this time, gumaan na yung pag-handle niya dun sa aso, yung heel work niya, yung sit, guidance method pa rin dahil first day. So yan ang gagawin niya everyday dun sa aso niya. Ipapractice niya lagi yung heel, straighten back, tapos yung paikot na heel, at saka yung guidance method ng sit. At sa mga susunod na araw, syempre, pag okay na siya, dadagdagan naman yung command katulad ng down o yung stand position o yung cam. So guys, maraming salamat sa panonood sa video na ito. Sana po ay may natutunan kayo. At kung nagustuhan niyo naman po itong video na to, like lang. At syempre, kung may katanungan kayo, comment down below. At yung hindi pa po nakasubscribe, subscribe na at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong video. Kaya guys, meron ba kayong gustong sabihin sa ating mga viewers bago tayo mag-thank you? Ito nga po pala si J at ang kanyang page ay Four Babies. At ito po si Joseph Calasicas at dito po sila sa Pila, Laguna. At ito po yung aso nila na si Trevor. Guys, anong pwede nyong sabihin? Hindi talaga biro ang pagte-train, talagang kailangan tiyaga lang po. Yan. Hindi biro ang pagte-train ng aso, kailangan tiyaga at practice. Take your time, matututo din yan. Kaya ayun, guys, marami pong salamat sa panonood. Bye-bye. See you next video.